May sinapak nga daw na 17-year-old itong si Ja Morant, kaya naman ngayon ay may kinakaharap nga siyang kaso. Pero bago nga natin yan pag-usapan at ipaliwanag ng mas malinaw, ito munang balita kay Zion Williamson na talaga namang nakakapanlumo. Alam natin na almost a year na wala itong si Williamson dahil sa kanyang foot injury. Tapos ngayon mga idol, meron nga siyang hamstring strain at mawawala nga daw siya for multiple weeks. Matapos niya ngang i-guide ang kanyang team mga idol ngayong season dahil halos si Ingram ay injured nga sa buong year, ay itong si Williamson ay nag-average ng 26 points, 7 rebounds and 4.6 assists on 60% shooting sa field. Tapos ngayon mga idol na injured nga siya. Kaya naman ngayon ang mga NBA fans ay may sentimento dito nga sa Pelicans dahil hindi nga daw sila makakatch ng break. At palagi na nga lang daw na may nai-injured sa kanilang mga players, si Ingram, si McCollum at ito naman ngayon si Williamson. Number 3 seed pa naman sila ngayon, 23-14 ang record at 1 game behind sa number 1 seed. Tapos ngayong wala si Ingram, wala pa si Williamson, ay tingnan natin kung paano makakasurvive itong Pelicans. Anyways nga mga idol, ngayon ay pag-usapan na natin ang issue patungkol dito kay Ja Morant. Matapos nga ng napakagandang balita sa kanya nakaraan na binigyan niya ang bata niyang fan ng kanyang sapatos, ngayon ay may lumabas nga na balita patungkol kay Morant na siya nga daw ay may sinapang na 17-year-old. Ayon sa report dito ng TMZ, nasud itong si Morant matapos nga daw ng kanyang involvement sa pag-atake sa isang minor during a basketball game noong July pa sa kanilang bahay. Kung hindi nyo alam mga idol, si Morant at ang kanyang tatay ay nag-held, nagsasagawa nga ng parang basketball practice sa kanilang bahay, wala pa man itong si Morant sa NBA. Pero anyways mga idol, tuloy tayo, yung kaso nga daw ay na-file pa noong September, tapos July nangyari yon, almost a year na nga. Sabi nga nung 17-year-old na sinaktan ni Ja Morant na naglalaro nga daw sila ng pick-up basketball game, tapos daw nagkaroon sila ng verbal altercation na nagresulta nga daw ng pagbabato na itong 17-year-old kay Morant ng bola accidentally hitting him in the face. Tapos sabi daw niyan ay nilapitan nga daw siya neto ni Morant at ayun, ginawa na yung pag-atake at tumaob nga daw siya sa ground. Matapos niyan, sinabi na itong 17-year-old na patuloy nga daw siyang inangasan ni Morant at may tumulong pang iba sa pangbubugbog daw sa kanya. Pero nga mga idol, yan ang istorya netong batang ito. Pagdating naman sa storya neto nga ni Ja Morant, ito ang kanyang pahayag dyan. Yes, totoo nga daw na sinapak niya itong 17-year-old na ito, pero yun daw ay self-defense. Matapos nga daw kasi siyang batuhin ng bola mga idol, tapos nilapitan nga daw siya netong 17-year-old na bata at parang gustong makipag-away. Alam nyo naman na siguro yun mga idol at naranasan nyo na rin makipag-away na parang alam nyo naman pag nilapitan kayo at gusto nga makipagsapakan. At yun nga yata ang nakita neto ni Ja Morant. At ayun, binigyan niya na nga itong batang ito. At matapos nga daw silang mapaghiwalay, matapos yung kanilang pag-aaway, nung paalis na nga daw itong 17-year-old kid na ito ay nagkaroon nga daw ng verbal threats. Sinabi na susunugin nga daw yung bahay neto nila Ja Morant. At di nga daw natuwa ang pamilya doon ni Ja Morant. So yan nga ang dalawang storya ng dalawang tao. Hindi natin alam kung sino ang ating paniniwalaan. Pero ang mga NBA fan, ang kanilang saloobin ay sinabi bakit ngayon lang. July pa nga ito nangyari pero ngayon lang ni-report. Ano ba nga daw ang gustong matating? Ano ba daw ang gustong makuha netong batang ito? Sabi nga rin ng mga pulis na hindi nga daw nila alam ano ang intensyon netong 17-year-old kid sa kanyang pagfa-file ng lawsuit. Alam naman natin na parang normal na awayan lang ito mga idol, parang sakali lang. Pero nakikita rin ng mga NBA fans na baka gusto lang perahan netong 17-year-old kid etong si Ja Morant. Pero linawin nga lang din muna natin mga idol na hindi porkit kinasuhan itong si Morant ay makukulong na agad siya. Inakusahan pa lang siya mga idol na itong 17-year-old kid na ito at pwede namang mag-counter lawsuit itong si Morant. At pwede rin naman na i-abolish or mabasura lang itong finial na itong batang ito. At isa pa nga palang pwedeng senaryo dito mga idol na ikatutuwa ng pamilya ng batang ito ay kapag nga nag-settle na lang, nagkaroon na lang ng settlement. Etong si Morant pati ang kanyang nabiktima, nababayaran na lang ng pera para nga matigil na, matapos na etong ang final sa kanya. Kayo mga idol, ano ang nakikita nyo dito? At ano ang opinion nyo? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.